kapatid ko ang nilalaman ng inyong mga puso, kung kaya't ito yung huwag magulunihanan. Sumunod lamang kayo sa akin. Ang kapayapaan ko ay sumainyo. Pinalaya ko na kayo, huwag na kayong muling bumalik pa at maalipin ang kasalanan. Anumang oras ay maaari akong tumating, maging handa kayo. Good morning mga kapatid. Anumang oras, pwedeng dumating ang Panginoon at lagi tayong handa. At bago dumating ang Panginoon, ibibigay muna sa atin ang masaganang biyaya at pagpapala. Tinawag tayo ng Diyos para magmana ng pagpapala. So itong taong ito, pasimula ng pagpapala ng iglesia, at mapapatunayan mo yan na pinagpala ka, nagpapala ka. Sabi ng 1 Peter 3:9, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So ang layunin pala ng Diyos, kaya tayo tinawag, para iligtas ang kaluluwa, ibigay yung pagpapala ng buhay na walang hanggan. At bago ibigay yung buhay na walang hanggan, patutunayan ng Diyos na pinagpala ka. Magiging mapagbigay ka. Kasi ang karakteristik ng tunay na Kristiyano, karakteristik ng Diyos. Mapagbigay. Ang Ama, sumampol. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang Panginoong Jesus, kusang loob, ibinigay ang kanyang buhay. Kaya sabi, wala nang greatest na pag-ibig kundi ibigay mo ang iyong buhay sa iyong kaibigan. Yun ay buhay pa. Yung mga pera, mga bagay sa atin, mas madaling ibigay yon. Kasi ano lang yan, mga material. Pagkat gagawin tayo ng Diyos na spiritual, na yung lahat ng material na mag-aari natin, iluluwalhati natin sa Diyos, at mamaya, meron tayong meeting, at patutunayan natin na totoo nga talaga, yung ipinipreach natin, ginagawa natin. We will do what we preach. Sabi ng Panginoon, kailangan natin sa pagbibigay, yung willingness of doing good. Ginagawa mo ang isang bagay niya dahil gusto mo, kalooban mo, sarili mong kalooban. Hindi yung dahil responsibilidad mo o napipilitan ka lang. O dahil kailangan. So, ibinibigay sa atin ng Panginoon na ang pagpapala, pagpapalain ka. Pero matutunan mo yung pagbibigay. Kasi ang pagbibigay may criteria. Hindi ka basta magbibigay. Kailangan sa sariling kalooban mo, magaan ang puso mo, masaya ka nagbibigay. Ito yung mga criteria ng pagbibigay. Sabi ng Philemon 1:14. Ang hirap na hanapin ni Philemon. Si Philemon. Alam nyo ito si Philemon. Kung titignan nyo, parang walang kwente. Isang page lang ito eh. Pero alam nyo ba na intercessor siya ni Pablo? Ang lupit ni Philemon. At ibinigay ni Pablo kay Philemon ang sekreto ng pagbibigay. Paano magbibigay? Sabi niya dito sa Philemon 1:14, dadapwat kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman. So kung wala tayong desisyon, halimbawa, tumatawag ang iglesia, nangangailangan, wala kang desisyon, wala akong magagawa. Upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan, kundi sa sariling kalooban. So kung tutulong tayo sa kapatid, o tutulong tayo sa iglesia sa pangangailangan ng kapatid o iglesia, hindi dahil kailangan, kundi sa sariling mong kalooban, talagang masaya ka, gusto mong gawin yon, kalooban mong gawin yon. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. All our motives in obedience to God's will must be in wholehearted and with sincerity of the heart, willingness to do it. Kasi nandun ang sekreto eh. Yung willingness ng pagsunod, ibinibigay ng Diyos ang masaganang pagpapala. Sabi ng Isaiah 1:19,
kung kayo'y magkusa, pag nagkusa ka, ang nag-udyok sa iyo, Espiritu Santo. Hindi ka inudyokan ng tao. O ito'y pagkukusa sa sariling kalooban. Binigyan ka ng pagnanasa ng Diyos na loobin mo. Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So yun, lahat ng biyaya at pagpapala sa lupain, yung promise lang na papasukan nila, magtatamasa sila talaga ng lahat ng pagpapala. Ganon din tayo. Kung magkukusa tayo sa sariling kalooban pagsunod, matatamasa natin ang lahat ng pagpapala bago mag-rapture. Sabi ng James 1:25, ngunit ang nagsisiyasat na sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, at hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa lahat ng kanyang ginagawa. So yung kautusan ng kalayaan, yung where there is liberty, there is the Spirit of the Lord. Kung saan nandun yung kalayaan ng pagdedesisyon, pagpili, sariling kalooban ng pagpapasya, nandun ang Espiritu ng Diyos. At doon, ganun tayo pinalaki dito sa Palatio Church. Walang sapilitan dito, walang puwersahan. Ikaw ang magdesisyon, ikaw ang pumili sa sarili mong kalooban, sa masaya mong kalooban. Sabi ng Colossians 3:23, ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So buong puso natin gagawin to with sincerity of the heart. Na talaga sariling kalooban mo, ginusto mo, walang pumuwersa sa iyo, o hindi ito pangangailangan o responsibility, hindi, masaya ka talagang susuporta at susunod. Ito ang hinahanap ng Diyos na makita sa ating mga puso. Sabi ng 2 Corinthians 9:7-8, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So ito, titignan ng Diyos sa puso natin eh. Tumulong ka, nagbigay ka, titignan niya kung saan loob ba. Yung masaya ba? Mag-aamba sa kalooban? O napupwersa ka, napipilitan ka? O dahil kailangan? Kaya magsusuri ka sa pagbibigay. Hindi ko mo magbibigay ka, bigay ka na lang basta eh. Tinitignan ng Diyos ang puso ng taong nagbibigay. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Lahat ng biyaya magsisagana sa inyo, spiritually, physically, materially. Upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabubuting gawa. So, inoplano ng Diyos eh. Tumanggap tayo na masaganang pagpapala, pero magpapala ka. Doon mo lang malalaman na pinagpala ka, nagpapala ka eh. Sabi ng Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya natin lakaran. So ito ang pagkakalikha sa atin ng Diyos eh. Nilikha tayo ng Ama, ni Kristo at Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng tatlo na nakagawa ng tao. At ang pagkakalikha sa atin para kay Kristo, maging kaligayahan tayo ni Kristo. At kapag kaligayahan tayo ni Kristo, susunod tayo sa lahat ng mabubuting gawa na sabi na, o planado na, at gagawin na lang natin. Lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng utos ni Kristo at gaganapin ng Iglesia at magiging kaligayahan nga tayo ni Kristo Jesus. Sabi ng Psalm 119:108, tanggapin mo, isinasama ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig o Panginoon. At ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. So, hindi lang yung pagbibigay ng material.
ang kusang loob at saka maluwag sa puso, pati pagsamba. Yung pagsamba mo, talagang kusang loob ng pagbibigay ng walhati sa Diyos. Sabi sa Hebrews 13, 15, 16. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid bagay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kasi yung ating pagsamba, pag atin sa Sunday, kusang loob talaga yung gusto mong lumaluhati sa Diyos, gusto mong parangalan ng Diyos, gusto mong pasalamatan ng Diyos, masaya ka sa ginagawa mo, magaan ang puso mo, gusto mo siyang luwalhatiin. Ito tinitignan ng Diyos. Dadapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag niyong kalilimutan. Ito yung mag-meeting tayo mamaya. Pag-share ito ng lahat ng... Kasi bibili tayo ng ampli, ng base. Sisimula ng iglesia, magbibigay tayo ng pledge. Kung magkano ibibigay mo, kailan mo ibibigay. Hanggang sa makabuo tayo, kasi may kamahalan yung bibili natin, 120,000. Pero sisiw sa Diyos yan. Kung tayo lahat magkakaisa sa pananampalataya, walang imposible. Kung yung panahon ng tori ng Babel, eh. Nagkaisa sila, magtatayo ng ano, eh, ng malaking tori. Kaya yung Babel, confusion, yung kinumpuse sila ng Diyos, hindi ganun ang plano ng Diyos eh. Ang plano ng Diyos, kumalat ang tao, eh, hindi, nagsolo eh. Ngayon ang plano ng Diyos sa atin, pagpapalain tayo. Pero titiyakin din ng Diyos, tiyakin mo rin na pinagpala ka na. Isa ka sa pinagpala na nagpapala. Dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag niyong kalilimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So sa pagbibigay naman natin, tingnan naman natin kung meron talaga sincerity of the heart and wholehearted obedience to what God is pleased. Doon nalulugod ang Diyos eh. Sabi niya sa Psalm 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Delight in the Lord and He will give the desires of your heart. So kalugdan tayo ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso natin. At malulugod lang ang Diyos kung ang perpili mo, kusang loob. Ang pagsamba mo, pagbibigay mo, pag-aabuloy mo, paggawa mo, laging kusang loob. Laging nasa udyok ng Espiritu Santo, laging ginagabayan ng Espiritu Santo. Sabi ng Philippians 1:10. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. So hinihingi sa atin ng Diyos yung talagang tapat, buong pusong paglilingkod para wala tayong kapintasan pagdating ni Kristo. Sinusunod mo lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng inuutos ng Panginoong Hesus, nandun ang katapatan ng puso at sincerity of the heart na gagawin mo. At darating siya, kukunin tayo. Sabi ng James at Joshua 24:14. Ngayon nga, ay matapot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ang inyong mga magulang sa Daboro ng Ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ng Panginoon. So matakot tayo sa Diyos, paglingkuran natin siya ng may katotohanan at pagtatapat. So yung paglilingkod na gagawin natin, the rest of our life, bago dumating si Kristo, lagi nasa motibo ng pagiging tapat, kusang loob, sariling kalooban. Talagang gusto mo. Deuteronomy 6:5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So pag sinabing iibigin mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong buhay mo, buong katauhan mo, buong pagkatao mo mismo.
So ito ang hinihingi ng Diyos sa atin na paglilingkod. Ibibigay natin sa Diyos ang makakaluwalhati sa Diyos. At binasa ko nga kanina kung ano yung nakakaluwalhati. Yung kusang pagpupuri, kusang pag-aalay ng pagsamba, at yung pag-aabuloy, pag-suporta at pagbibigay. Yan talaga ang buhay Kristiyano, buhay ng pagbibigay. Kasi kung titingnan yung mabuti, nagsimula sa Ama, kay Kristo, kay Abraham, buong pusong ibinigay si Isaac. Iaalay niya sa Diyos. Ganon din tayo, buong pusong pag-aalay, buong pusong pagsunod sa Diyos. And the rest is history na. Magaganap na ang lahat ng dapat maganap. Ipagkakaloob ng Diyos ang dapat ipagkaloob sa mga tunay na lingkod niya. Amen!